Nanghina ang buong katawan ni Sophia nang makita sa pregnancy test ang dalawang guhit na pula. Ang ibig sabihin lang nito ay siya ay nagdadalang tao na. Sandali siyang natulala nang dahil sa nalaman niya. Hindi niya akalain na kaya pala siya nasusuka at tila naglilihi ay dahil sa buntis na siya. Ang hindi nga lang niya maintindihan ay kung paano yun nangyari. Sa buong buhay kasi niya, di pa siya nakikipagtalik sa ibang lalaki. Ni hindi pa nga siya nagkakaroon ng kasintahan. Kaya, nakakapagtakang siya'y nagdadalang tao na. Nasa tingin niya, ay magdadalawang buwan na. Pansin niya yun dahil sa medyo lumalaki na ang tiyan niya. Hindi na nga siya nagsusuot ng mga fit na damit dahil baka mahalata ito ng pamilya niya at mga kapitbahay nila. Marami na ngang nagtataka dahil sa mga ikinikilos niya. Kung dati, halos maghapon siyang nasa labas. Ngunit ngayon, ay tila wala na siyang balak pang lumabas. Ilang araw ang lumipas at nagsimula na siyang pagchismisan sa buong bayan nila. Kung ano-anong masasakit na salita ang naririnig niya na hindi niya ikinatuwa. Marami ang nanghinayang dahil nabuntis raw siya ng maaga. Hindi na lang niya yun pinansin dahil alam niya ang totoo at yun ang mahalaga. Kinagabihan nun, nalaman ng buong pamilya niya ang katotohanan na siya'y nagdadalang tao, ngunit hindi niya alam kung ano ang pinagmulan. Ano mang paliwanag niya sa mga ito, hindi siya pinapaniwalaan. Kaya, ang mama at papa niya ay pinalaya siya sa kanilang tahanan. Dala ang mga gamit, umalis ng bayan nila si Sophia. Nagpakalayo-layo siya at hindi na niya alam kung saan napunta. Basta ang mahalaga, makalayo siya sa kahihiyan. Sa masasakit na salitang naririnig niya, na wala namang katotohanan. Halos 2 oras rin naglakad si Sophia sa may kalsada. Hanggang sa isang komadrona ang nagmagandang loob sa kanya. Nagpakilala itong si Ruby at nag-alok na tulungan siya. Hindi naman siya tumanggi dahil wala na siyang mapupuntahan pa. Dinala siya sa bahay nito at doon nagpahinga. Mga ilang oras rin siyang nakatulog hanggang sa napansin niyang gabi na pala. Napahawak siya sa kanyang sinapupunan nang biglang makaramdam siya ng sakit. Pakiramdam niya, ang mga laman niya sa loob ay tila mapupunit. Ilang saglitang lumipas ay bigla siyang napasigaw. Mas tumindi ang sakit na nararamdaman niya at hindi niya magawang gumalaw. Mabuti na lang at nakauwi na ang komadron ng si Ruby. May dala itong pagkain at hindi naman siya tumanggi. Ngayon lang niya naalala na 3 oras na pala siyang hindi kumakain. Kaya, ng mga oras na yun, ay marami-rami ang kanyang kinain. Iyon ang naisip niyang dahilan. Kaya biglang sumakit ang kanyang sinapupunan. Dahil, wala pa siyang kain. At ang tiyan niya ay wala pang laman. Nakahinga siya ng maluwag nang mapagtanto ang mga bagay na yun. Akala niya kasi kanina ay may iba pang dahilan bukod doon. Nang gabing yun, nagkwentuhan sila ng komadron ng si Ruby. Kinuwento niya ang nangyari sa kanya at ang pagbubuntis niya na bigla na lang nangyari. Noong una ay nagdadalawang isip ito na baka nag-iimbento lang siya. Ngunit
Nang mapatunayan niyang birhen pa siya, ay nagsimula na rin itong magtaka. Isang bagay lang ang nasabi nito sa kanya kung bakit siya nagdadalang tao. Hindi naman siya makapaniwala nang marinig niya ito. Ayaw man niyang paniwalaan, ngunit tingin niya ay iyon ang nangyari sa kanya. Sa bayan kasi nila sa Santa Barbara ay maraming kampo ng kadiliman ang nakatira. Posibleng ang demonyo ang ama ng nasa sinapupunan niya. Hindi tuloy niya napigilang maluha dahil sa nangyayaring ito sa kanya. Pinilit niyang ipikit ang mga mata niya nang gabing yun upang makatulog ng mahimbing. Ngunit hindi siya makatulog dahil parang meron sa kanyang nakatingin. Napabangon siya sa hinihiga niya at napatingin sa paligid. Tulog ang komadrona sa tabi niya, pero parang may bulto ng tao nito sa gilid. Hindi na niya ito tinignan dahil sa natatakot siya. Nang lingunin naman niya ito, ay bigla na lamang itong nawala. Tarantang-taranta siya habang nag-iisip ng gagawin. Ayaw niyang maging ina ng anak ng demonyo, kaya lahat ay kanyang gagawin. Sandali siyang napangiti nang maisip na meron nga pala siyang binilin na gamot na pampalaglag kanina. Kinuha niya yun sa loob ng bag niya at uminom ng isa. Nakaramdam siya ng ginhawa matapos niya yung inumin. Ngunit maya-maya ay nakaramdam siya ng sakit sa loob ng sinapupunan niya. At hindi na niya alam ang gagawin. Sigaw lang siya ng sigaw hanggang sa magising si Ruby. Nanlaki ang mga mata nito nang marinig na ang sanggol sa sinapupunan niya ay sinubukan niyang patayin. Wala nang ibang nagawa ang komadrona kung hindi ang tulungan siya. Ngunit nataranta rin ito at hindi alam kung saan magsisimula. Hindi nila alam kung paano papaalisin ang sanggol sa sinapupunan niya. Kampo nito ng kadiliman, kaya alam niyang mahihirapan rin sila. Ilang saglit ang lumipas ay pinahiga siya ng komadrona. Agad naman siyang sumunod at kumapit sa magkabilang dulo ng hinihigaan niya. Pinilit niyang ilabas ang bata sa pamamagitan ng pag-iri. Ngunit sa tinagal-tagal ng ginawa niya, wala namang nangyari. Sandali siyang nagtaka nang makitang unti-unting lumalaki ang tiyan niya. Nagkakatinginan sila ng komadrona dahil mukhang meron na namang mangyayaring kakaiba. Hindi na nila alam kung anong gagawin, kaya hinayaan na lang nila. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan niya nang maramdamang parang may gustong lumabas sa pagkababae niya. Alam niyang yun ang sanggol sa sinapupunan niya, kaya sinabihan na niya ang komadron ng si Ruby na tumakas na. Agad naman itong tumalima sa sinabi niya at nagmamadaling tumakbo palabas ng bahay. Hingal na hingal at takot na takot si Sofia nang makita ang sanggol na lumabas sa sinapupunan niya. Mapula ang mga mata nito na nakatingin sa kanya. Mayroon itong matatalas na ngipin at matatalas na kuko. Maputlang balat at kung pagmamasdan sa kabuuan, anak nga talaga ito ng demonyo. Hindi siya nito sinaktan o kung ano paman. Saglit lang siya nitong tinapunan ng tingin at mabilis na nilisan ang kanya ngayong tinitirhan. Matapos yun, napatingin sa kanyang gilid. Isang demonyo ang nakita niya na diretso sa kanyang nakangiti. Hindi niya napigilang maluha habang nakatingin rito. Mula kasi ngayon ay makakasama na niya ang anak nito kahit saan siya magtungo. Wala siyang ibang magagawa kung hindi ang alagaan nito, pakainin at mahalin upang hindi siya saktan nito.
Ilang minuto ang lumipas, naglaho na ito sa paningin niya. Agad naman siyang nagbihis at lumabas sa bahay nang tumulong sa kanya. Hinanap niya ang kumadrona sa paligid kung nakatakas na ba ito. Nanlaki ang mga mata niya nang makita sa gilid ng bahay na patay na pala ito. Kinakain ito ngayon ng sanggol na galing sa sinapupunan niya. Hindi naman niya napigil ang masuka dahil sa nakita niya. Paalis na sana siya upang takasan ito. Ngunit kinagulat niya nang pumasok sa pagkababae niya ito. Nang muli niyang tignan ang sarili niya, malaki na ulit ang tiyan niya. Dala ang mga gamit na kinuha niya, umalis siya sa bahay na kinaroroonan niya upang walang maghinala sa kanya. Hilong-hilo at pasuray-suray na naglakad si Samuel pauwi ng bahay nila. Pagkatapos niyang makipag-inuman sa tindahan ni Aling Mirna, hindi mawala ang ngiti sa labi niya habang pinagtitinginan siya ng mga kabaryo niya. Yun ay dahil takot ang mga ito sa kanya. Alam kasi ng mga ito na kapag pinagsabihan siya o di kaya sinigawan ay hindi siya magdadalawang isip na sugurin ng kahit na sino. Wala siyang pinipiling patulan kahit bata. Kaya matinding takot ang nararamdaman ng halos lahat sa kanya sa tuwing nakikita siyang lasing pauwi ng bahay nila. Ganito palagi ang eksena niya tuwing gabi. Gabi-gabi siyang sumasama sa inuman kasama ng mga kagaya niyang tambay sa baryo nila. Palagi kasi siyang inaaya ng mga ito, kaya hindi na siya tumatanggi pa. Malaking tipid na rin kasi yun para sa kanya. Dahil ang perang kinukuha niya sa kanyang ina ay pinangsisigarilyo na lamang niya sa tuwing wala siyang tama ng alak sa katawan niya. Mag-iisang taon na siyang ganito. Puro bisyo. Huminto siya sa kanyang pag-aaral nitong Pebrero dahil may muntikan na siyang mapatay na kaklase niya, si Julius. Pinag-initan siya nito sa klase nila at pinatulan niya ito. Hindi maganda ang mood niya noong araw na yun, kaya naman naibuhos niya lahat ang inis niya sa kaklase niyang yun. Pinaghahampas niya ito ng libro sa muka hanggang sa magdugo ang muka nito. Sasaksakin pa sana niya ito ng gunting, ngunit mabuti na lang at napigilan siya ng kanilang guro. Pagkatapos ng araw na yun, pinatawag ang kanyang ina sa kanilang eskwelahan at sinabing expelled na siya. Nang araw ding yun, sinabi niya sa sarili niya na hindi na siya ulit papasok pa. At ito na nga ang ginagawa niya ngayon. Napahinto siya sa paglalakad nang makasalubong ang kanyang ina. Numiti siya ng bahagya rito, ngunit nawala rin agad yun nang mapagtanto niyang may kasama ito, isang babaeng buntis. Hindi niya ito kilala, hindi rin nila ito kaano-ano, kaya naman hindi niya naiwasang hindi magtaka. Magtatanong pa sana siya nang bigla siya makaramdam ng lalong panghihina. Unti-unting bumigat ang kanyang mga mata hanggang sa maramdaman na lang niya na natumba siya. Nang magising, umaga na. Pagbaba niya ng kusina, nagluluto ang kanyang ina kasama ang babaeng buntis na kasama nito kagabi. Hindi pa rin niya ito kilala. Hindi rin niya alam kung anong ginagawa nito sa pamamahay nila. Naiinis siya dahil nagdala ang kanyang ina ng ibang tao sa bahay nila. Sa kabilang banda, natutuwa siya dahil mukhang may mapaglalabasan na siya ng libog niya. Pinagmasdan niya ang babae mula ulo hanggang paa.
at masasabi niyang interesado pa rin siya rito talaga. Mukhang mas matanda lang ito sa kanya ng ilang taon. At ayos na ayos lang yun sa kanya. Wala naman siyang pakialam kahit na ilang taon pa ang tanda nito sa kanya. Saglit siya nitong tinapunan ng tingin habang nagluluto ito kasama ang kanyang ina. Ngumiti lang siya ng bahagya rito upang makuha niya agad ang loob nito. At mukhang nagtagumpay naman siya. Matapos magluto ng dalawa, ay kumain sila ng sabay-sabay. Pinakilala ng kanyang ina ang babae at nalaman niyang ang pangalan pala nito ay Sofia. Napangiti siya nang marinig ang pangalan nito. Napakagandang pangalan. Bumagay ito sa ganda ng babae na hindi naman maipagkakaila. Sabi ng kanyang ina ay nakita raw nito si Sofia na nanghihina sa gitna ng kalsada. Naglalakad lang ito mag-isa, bitbit ang ilang mga gamit. Wala itong matutuluyan, walang mapupuntahan. Kaya naman, hindi nagdalawang isip ang kanyang ina na tulungan ito. Nang tanungin siya kung ayos lang ba na patirahin ito sa bahay nila, ay pumayag naman siya. Ngumiti agad siya na hindi naman napansin ang dalawa. Nang araw ring yun, pinagplanuhan ni Samuel ang binabalak niya. Napagdesisyonan niya na simulan ito agad para mas magawa niya ng matagal habang nasa pamamahay nila si Sofia. Buo na ang pasya niya. Tatakutin niya ito para hindi ito magsumbong sa kanyang ina. Sa tingin naman niya, ay susunod dito sa kanya. Kaya naman, wala na siyang dapat na ikabahala pa. Ang kailangan na lang niya gawin ay isagawa ang binabalak niya habang natutulog ito. Laking pasasalamat rin niya dahil sa ibang kwarto ito natulog. Wala itong kasama. Hindi maipaliwanag ang sayang nararamdaman niya habang iniisip ang mga posibleng mangyari mamaya. Ilang oras siyang nanatili sa kwarto niya. Nakahiga lang siya sa kanyang kama habang pinapanta siya ang napakagandang mukha ni Sofia. Wala siyang pakialam kahit na buntis ito. Ganon katinding libog ang nararamdaman niya sa mga sandaling ito. Saglit siyang napangiti nang maramdamang tumigas ang kanyang pagkalalaki. Maya-maya ay maliligayahan na ulit siya. Matapos ang ilang buwan na pagbibreak nila ng kanyang nobya na si Valerie. Ngayon na lang ulit siya nakaramdam ng libog sa katawan niya at kay Sofia pa. Kaya naman, hindi niya palalampasin ang pagkakataon na ito para gawin ito sa babaeng iyon sa kahit na anong paraan pa. Tila nawala na yata sa katinuan niya si Samuel habang iniisip ang gagawin niya kay Sofia. Ilang porn na ang napapanood niya. At ilang minuto na lang, ay papasukin na niya sa kwarto ito para isagawa ang masama niyang binabalak. Nang dumating na ang tamang oras, ay dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto niya at tinungo ang kwarto kung saan natutulog si Sofia. Tanaw na tanaw niya mula sa bintana ang maganda nitong muka na nagpapatigas agad sa kanyang pagkalalaki. Nakangiti lang siya habang minamasdan ito at mabagal na pumapasok sa loob ng kwarto. Nang nasa loob na siya, ay sinara niya agad ang pinto ng mabagal. Matapos yun ay lumapit siya sa natutulog na si Sofia at hinaplos ang mukha nito ng paulit-ulit. Nilaro-laro rin niya ang buhok nito at inamoy pa. Ilang saglit pa, ay hindi na siya nakapagpigil pa at sinunggaban niya ito ng halik habang ito'y natutulog pa. Tumagal ng halos isang minuto ang halik niyang yun hanggang sa tuluyang magkamalay si Sofia. Gulat na gulat ito nang makita kung ano ang ginagawa niya. Sisigaw pa sana ito, ngunit agad niyang nalagyan ng panyo ang bibig nito.
Ngumiti pa siya rito habang patuloy sa paghalik sa ibang parte ng katawan nito. Hindi nakapalag si Sofia sa mga ginagawa niya rito dahil sa buntis ito. Hirap itong kumilos at wala itong lakas para labanan siya. Ang tanging nagawa lang ni Sofia ay ang umiyak habang pinagpapatuloy niya ang paghalik sa katawan nito, habang tinatali ang magkabilang kamay nito sa magkabilang dulo ng kama. Pagkatapos nun, ay sunod naman niyang tinali ang magkabilang nitong paa para madali niyang maisagawa ang sunod niyang binabalak. Papasukin niya ang pagkababae nito, kagaya ng ginawa niya sa kanyang dating nobya, at gaya ng sa mga napapanood niya. Napapangiti lang siya habang tinitingnan ang mukha ni Sofia. Umiiling ito sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit. May sinasabi ito sa kanya, ngunit wala na siyang balak na pakinggan o alamin pa yon, dahil hindi na magbabago pa ang isip niya. Itutuloy niya ang binabalak niya, kahit na anong mangyari. Napabuntong hininga muna siya bago hinubad ang shorts niya. Hinawakan niya ang kanyang pagkalalaki at pinatigas ito. Matapos yun, ay lumapit siya kay Sofia at hinubad ang panty na susuot nito. Numiti muna siya rito bago niya sinubukang ipasok ang kanyang pagkalalaki. Noong una ay nahihirapan siya, ngunit di nagtagal, inaipasok niya ng buo ito. Napangiti siya ng malapad matapos yun. Hinihingal na napatingin siya sa kisame at nagsimulang gumalaw. Nang biglang, makaramdam siya ng kakaiba. Ilang saglit pa, napasigaw siya ng malakas nang maramdamang may kumagat sa pagkalalaki niya. Nailabas niya agad ito sa pagkababae ni Sofia. At gano'n na lang ang gulat niya nang makitang wala na ito. Wala na ang pagkalalaki niya. Umiiyak na napasigaw siya dahil sa sobrang sakit. Kasabay nun ay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Sinabayan pa ito ng pagkulog at pagkidlat, kaya walang kahit na sinong nakarinig sa kanya, maging ang kanyang ina. Sinubukan niyang tumayo, ngunit agad siyang natumba. Napatingin siya sa nakabukakang si Sofia, at nakakita siya ng maliit na ulo mula sa pagkababae nito. Unti-unting lumabas ang ulong yun, hanggang sa tumambad sa kanya ang isang tiyanak na ngayon nakatingin sa kanya, habang sarap na kinakain ang kanyang pagkalalaki. Hindi niya napigilang maluha sa sobrang takot habang nakatingin ito sa kanya. Sinubukan niyang umatras upang tumakas, ngunit bago pa siya makalabas ng kwarto, ay sinugod siya nito at agad na kinagat ng paulit-ulit sa leeg hanggang sa tuluyan siyang mamatay. Ako si Roger. Magdadalawang oras na akong palakad-lakad dito sa gitna ng gubat. At hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makita ang mga kaibigan ko. Kanina lang ay magkakasama pa kami sa may talon. Naghilamos lang ako doon saglit at pagtalikod ko, wala na sila. Hindi ko alam kung paano yun nangyari, ni hindi ko napansin ang paggalis nila. Wala akong narinig ng mga yabag, kaya naman hindi ko alam na nakaalis na pala sila. Ay, ano ba yan? Paano na ako nito ngayon? Hindi ko nga kabisado tong gubat, kaya paano ako makakauwi? Bad trip. Naisip ko na baka pinagtitripan lang nila ako. Kaya naman, sinubukan ko silang hanapin sa paligid. Nilakasan ko talaga ang boses ko sa abot ng makakaya ko para marinig nila ako, pero wala talaga eh. Wala talaga sila. Wala ba talaga? O tinataguan lang nila ako? Ay, ayoko ng ganito. Dahil sa inis,
ay hinagis ko ang mga bitbit kong gamit at nanlaki ang mga mata ko nang umangat yun at makita kong nasa loob na ng isang net. Dahil doon ay napakunot ang noo ko. Hindi ko alam na may mga ganito palang klase ng patibong dito sa gubat na napuntahan namin. Wala kaming kaide-ideya. Nang dahil sa nangyaring yun, ay nagkaroon ako ng hinala kung nasaan ang mga kaibigan ko. Agad na tinakbo ko ang daan pabalik ng Talon at natigilan ako nang mapagtanto kong hindi ko na alam ang daan. Biglang nablangko ang utak ko kung saan ang ruta nga ba ako dumaan. Naramdaman ko bigla ang pagpapawis ng noo ko dahil sa sobrang kaba. Kasabay nun ay ang paglaki ng mga mata ko nang makarinig ako ng mga pagsigaw mula sa kung saan. Nagtago ako sa likod ng isang puno at nilibot ng tingin ang paligid upang hanapin ang pinagmumulan ng sigaw na iyon. Pero sa kasamaang palad ay wala akong nakita. Sinubukan ko pang umakyat ng puno at tignan muli ang paligid. Pero wala pa rin. Hindi ko tuloy maiwasang hindi mag-alala sa mga kaibigan ko. Kung sakali kasing nahuli sila ng isa sa mga patibong, malamang sa mga oras na ito, ay baka hawak na sila ng mga taong naninirahan dito. Ilang saglit pa, bumuhos ang malakas na ulan. Ngayon ko lang napansin na makulimlim na pala ang kalangitan. Nung nasa Talon pa kasi kami, ay maaliwalas pa ang panahon. Kaya hindi ko inaasahan na uulan ngayon. Napamura na naman ako dahil sa inis. Hindi ko na nga mahanap ang mga kaibigan ko. Hindi ko pa mahanap ang daan palabas ng gubat na ito. Kung minamalas ka nga naman. Maingat akong naglakad pahilaga. Sinundan ko lang yung mga ibon baka sakaling madala nila ako sa kalsada. Kapag nangyari yun, madali na ako makakauwi. Makakahingi rin ako ng tulong kung sakaling naiwan ang mga kaibigan ko sa gubat. Sa pagsunod ko sa mga ito, isang lumang bahay na gawa sa kahoy ang napuntahan ko. Noong una, inakala kong walang taong nakatira dito. Pero habang palapit ako ng palapit, ay malino kong nakikita ang babaeng nakatira doon. Bahagya akong napangiti dahil maganda siya. Maamo ang mukha at mukhang mabait. Nang dahil doon, ay hindi na ako nagdalawang isip pa na kumatok sa pinto at makiusap kung maaari akong sumilong muna dahil umuulan. Nagpakilala muna ako bago niya ako pinapasok. Ngunit hindi siya nagpakilala sa akin. Sinenyasan lang niya ako na maupo malapit sa lamesa. At pagkatapos ay binigyan niya ako ng mainit na kape. Pinahiram rin niya ako ng damit at binigyan ng pamunas. Hindi ko maiwasang mapangiti dahil sa kabaitang pinapakita niya. Sa kabilang banda, medyo nagdududa ako dahil sa ikinikilos niya. Panay kasi ang hawak niya sa tiyan niya. Hindi ko maintindihan kung bakit. Manganganak na kaya siya? Ewan ko. Sinubukan ko siyang alalayan dahil pakiramdam ko nahihirapan siya. Pero tinulak niya ako palayo at sinabing umalis rin ako agad pagkatapos kong magkape. Nang tanungin ko siya kung bakit, hindi niya ako nasagot. Paulit-ulit lang niyang sinasabi na umalis na ako agad. Pero dahil sa nag-aalala ako sa kalagayan niya, hindi ako nakinig sa sinabi niya. Sa halip ay binuhat ko siya at dinala papunta sa isang kwarto upang doon siya ihiga. Muli, sinabihan na naman niya akong umalis na. Hinawakan niya ako na mahigpit sa braso ko.
at tinitigan ng matagal sa mga mata. Matapos yun, isang malakas na sigaw ang pinakawalan niya. Mukhang lalabas na ang sanggol sa sinapupunan niya. Ilang segundo ko rin hinintay yun, hanggang sa tuluyan na itong lumabas. Bahagya akong napangiti habang buhat ko ito sa braso ko. Ngunit agad rin naglaho yun, nang mag-iba ang anyo nito sa paningin ko. Nagmukha itong tiyanak. Sa sobrang gulat ko, ay naihagis ko ito at nanlaki ang mga mata ko nang makitang kumapit ito sa pader. Napaatras ako sa kinatatayuan ko dahil doon at agad akong lumabas ng kwartong yun. Pumasok ako sa katabing kwarto at pagbukas ko ng ilaw, nagulantang ako sa nakita ko. Nandoon ang katawan ng mga kaibigan ko na kanina ko pa hinahanap. Patay na sila. Mukhang namatay sila sa mga patibong at dinala sila rito para ipakain sa tiyanak na iyon. Ang ilan sa kanila ay may sugat sa iba't ibang parte ng katawan. Ang iba naman ay putol na ang ibang bahagi ng katawan. Nang makita ko yun, hindi ko mapigilang hindi maluha. Talagang kalunos-lunos ang sinapit ng mga kaibigan ko. Nang igala ko pa ang mga mata ko sa paligid, mas lalong tumulo ang luha sa mga mata ko. Hindi lang pala bangkay nila ang nandito. Marami pang iba. Biktima rin sila ng patibong. At kung pagmamasdan ang mga kasuotan nila, mukhang nagpunta rin sila ng gubat para mag-camping gaya namin. Natigilan ako nang makarinig ako ng kalabog sa kabilang kwarto. Wala akong ideya sa kung anong nangyayari kaya mas lalong nangibabaw ang takot ko. Pakiramdam ko hindi na ako ligtas habang nagtatagal pa ako rito. Kaya mabilis akong lumabas ng kwarto at dali-daling lumabas ng bahay na iyon, kahit na malakas pa rin ang ulan. Sumilip muna ako sa bintana upang alamin ang kalagayan ng babae. At natumba ako sa kinatatayuan ko, nang makita kong patay na siya. Dilat siyang binawian ng buhay habang kinakain ng tiyanak ang mga lamang loob niya. Paalis na sana ako, nang biglang lumingon sa direksyon ko ang tiyanak. Sa sobrang taranta ko, ay tumakbo ako muli sa gubat, sa kabila ng mga patibong na nagaantay sa akin. Huminto ako sa isang puno at nagtago sa likod nun. Hingal na hingal ako habang pinapakiramdaman ang paligid ko. Hindi ako pwedeng mamatay. Yun ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko habang nakapikit. Sa tansya ko, ay mga halos 10 beses ko yung sinabi, hanggang sa imulat ko ang mga mata ko. Sa pagdilat ko, ang mukha ng tiyanak ang bumungad sa akin. Nakangiti pa ito sa akin. Hindi na ako nakatakbo pa ng mga sandaling yun. Napasigaw na lang ako ng malakas, hanggang sa maramdaman kong unti-unti na akong nawawala ng malay. Nang magising, ang bigat ng pakiramdam ko. Parang may mabigat na bagay na nakadagan sa tiyan ko. Nang masdan ko kung ano yun, nanlaki ang mga mata ko. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Paano yun nangyari? Nanginig ang buo kong katawan nang makumpirmang totoo nga itong nasa tiyan ko. Hindi. Hindi to totoo. Bakit lumobo ang tiyan ko na gaya ng sa isang buntis? Hindi kaya... imposible. Napasigaw ako ng malakas nang maramdaman kong may gumalaw sa loob ng tiyan ko. Nang dahil doon, mas lalo akong napasigaw. Mukhang alam ko na kung ano ang nangyayari. Ang tiyanak na yun. Nasa loob na ito ngayon ng tiyan ko.